Bubusugin ko rin kayo ng mga kwentong nakamamangha. First up, Canada. Ang bagong tahanan ng isang small but incredible na Pinay. Ng ibang bansa looking for love. Hello guys! Nabigo. Naghanap. Nakatagpo ng bagong trabaho. Today, I am going to work against no removal. Siya si Liezl Alegre. Cebuana, nag-migrate sa Canada at nakilala as the small but incredible Pinay tractor operator. So, yun lang po yung trabaho ko dito. Noong 2011, napunta po ako dito sa Canada. Kasi nakapangasawa po ako ng Canadian. Nagkaroon kami ng isang anak. Pero katagalan, naghiwalay din kami. Kailangan ko pong magpadala ng pera sa pamilya ko at suportahan yung sarili ko dito sa Canada. Kaya naisipan ko pong maghanap ng part-time job. Kaya napadpad po ako sa pagpa-farm. Mahirap po talaga magtrabaho sa farm. Pero masaya po ako sa ginagawa ko. Yung boyfriend ko po kasi hindi siya marunong mag-English. Kaya sinabi ko po sa kanya one day, I can teach you how to speak English. Yun po yung start na nagkaka-communicate kami ng boyfriend ko. Sabi niya na he wants to take care of me and my daughter. Ayaw niya na magtrabaho ako sa ibang tao. Kaya ini-employ niya po ako full-time sa farm niya. Hindi niya alam marami pa siyang kakainin bigas bilang magsasaka. Kahit wala akong experience sa pagpa-farm, pero unti-unti kong natutunan ang pagsasaka dito sa Canada. First 3 years po na nagtatanim ako ng soya, nahirapan ako na mag-adapt sa mga control niya. At ngayon po, ang dali na lang po talagang magtanim ng soya, na-enjoy ko na siya. Wala na po akong problema. Buti, hindi siya sumuko. Kaya ngayon, presenting Liezl, ang lodi magsasaka sa Canada. Hello, Amazing Earth. Tara, pasyal po tayo sa farm namin. Gamit nito. Huwag po kayong mag-alala. Sanay po ako dito. Ang sacrifices ni Liezl, nagbunga nga ba? Susunod na yan mamaya. Isa pang pangarap ni Liezl ay maranasan ng mestisang anak ang Pinoy culture and food. At yan ang pina-project niya. Namimiss ko yung mga gulay sa Pilipinas para na din mai-introduce ko siya sa mga anak. Totoo yan, lahat ng malalaki nag-uumpisa sa maliliit. Kaya huwag masisiraan ang loob. Hindi ka pa big time. Tiyagaan lang. Tiyagaan din kaya naabot ng Pinay farmer ang tagumpay sa bukid kasama ang pagtatanim ng gulay Pinoy sa lupang Canadian. Wala siyang kaalam-alam noon sa pagsasaka, pero dahil sa pagtuturo ng Canadian partner niya, natuto si Liezl Alegre. Si Martin po, 15 years na po siyang nagtatanim ng soya at mais. Yung total po na tinatamna namin is 600 to 700 acre po siya. Isa yung pangansin mong mama? Alegre. 4 days pa lang po sa Alexa, bit-bit ko na siya sa tractor. Kaya pag nasa tractor siya, parang normal na lang sa kanya. Last year po, sumubo kami ng ibang gulay. Like, Japanese eggplant at saka African eggplant. Wala naman po kaming naging problema sa pag-grow ng mga Asian veggies dito. Nagsistart kaming magtanim sa eggplant doon sa greenhouse namin. Doon po kami nagtatanim sa greenhouse kasi sobrang lamig pa po sa April. Pag June na po, first week of June or last week sa May, tinatransplant po namin siya direct na po talaga sa field. Nagproduce din po kami ng red at saka
red at green beans. Nagtatry po ako ng mga Asian vegetable kasi namimiss ko yung mga gulay sa Pilipinas. Para na din, mai-introduce ko siya sa mga anak ko para alam din nila kung anong mga gulay sa Pilipinas. Nagtagumpay bilang magsasaka sa ibang bansa, pero hindi pa rin kinakalimutan ang pagka-Pilipina. Yan si Liezl Alegre. Hindi baling small, basta amazing and incredible.